Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magkwentuhan. Trade rumors sa NBA Part 2 at hindi na balanse ang NBA. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ang Clippers ngayon mga kaibigan ay magaling na team. Bagamat nanggaling pa lamang sila sa back-to-back loss, habang ginagawa ko ang video na ito, sila ay pangatlo sa buong West sa record na 17 wins and 8 losses. Sa kanilang last 15 games, isang beses lamang sila natalo na kompleto ang kanilang lineup. At ito ay nanggaling pa sa malakas na team ng Brooklyn Nets. So ibig sabihin nga ay walang problema ngayon sa team ng Clippers. Talagang lehitimong malakas ang kanilang team. Ngunit mukhang hindi pa nga sila kontento mga kaibigan dahil lalapit na ang NBA trade deadline at maraming teams na ang gumagawa ng iba't ibang offer ngayon. At ayon sa balita ng Bleacher Report, ginawang maliwanag ng Clippers na available sa trade market si Lou Williams at Patrick Beverley. So dalawang guard nga ang handang bitawan ng Clippers, kaya naman malamang i-guard din ang kanilang kukunin na kapalit. Una na nga silang gumawa ng offer kay Derrick Rose, ngunit mukhang mas nagustuhan ng Pistons ang alok ng New York Knicks. Kaya naman sila ngayon ay naghahanap pa ng ibang team na may magaling na guard na available sa trade market. At isang guard na available din umano sa trade market ay si Kyle Lowry. Kaya naman aabangan natin mga kaibigan kung ano ba ang gagawin na pagbabago ng Clippers sa kanilang lineup at kung ano ba ang epekto nito kay Lou Williams at Patrick Beverley ngayong nalaman nila na handa ang Clippers na i-trade sila. Habang isa pang guard na mainit ngayon sa usapan ng trade ay si Lonzo Ball. Hindi dahil mga kaibigan sa hindi magandang pinapakita niya, dahil sa kanyang last 5 games siya ay may average na 19 points, 7 rebounds at 5.4 assists per game while shooting above 50% from the field. So maganda nga ang pinapakita niya. Siya ay nasasama sa usapan ng trade dahil tinanggihan niya noong off-season pumirma ng extension sa Pelicans. Kaya naman natatakot ang Pelicans sa umalis si Lonzo next off-season at wala man lang silang makuhang kapalit. Ngayon nga ay may mga rumors na kung sakali man na matrade si Lonzo, ang team na gusto niya at ng kanyang agent na si Rich Paul mapuntahan ay ang Chicago Bulls. At magandang movie daw kung sakali sa Bulls dahil talagang kailangan nga nila ng playmaker. Subalit kaya nga sabihin ni Lonzo na gusto niyang malipat sa Bulls, Pelicans pa din ang masusunod dito at tatanggapin nila kung ano man ang best offer na makukuha nila. Habang sa isa pang topic natin ngayon mga kaibigan, alam na nga ng lahat na ilang taon na din talaga na palaging mas malakas sa mga team sa West kaysa sa East. Ngunit ngayon ay nakikita natin ang kakaibang imbalance ng liga. Dahil kung titingnan natin ang standings ngayon, apat lamang na team sa East ang may record na above 50% ang winning percentage. Habang sa West naman ang Memphis Grizzlies na may 50% winning percentage at may record na 9 wins and 9 losses ay number 11 lamang sa buong West. Kung magsisimula na ngayon ang playoffs, ang 11 wins and 14 losses na Knicks ay pasok sa playoffs ng East. Habang ang 12 wins and 11 losses naman na team ng Sacramento Kings ay hindi pasok sa top 8 ng West. Dahil sa hindi pagkakabalansin ng East at West, dapat na bang baguhin ng NBA ang sistema ng playoffs? Kung saan kukunin na lang nila ang top 16 teams, di bali na kung 10 ang team sa West at 6 lang sa East, upang maging patas naman sa ibang team sa West na mayroong mas mataas na record kaysa sa ibang team sa East. Kung kayo ba ang tatanungin, dapat ba itong baguhin? At yun lang po ang mabilisang update natin ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.